na babaan at ngayong tanghaling tapat dito sa Tawag ng Tanghalan sa Showtime. Para performance ay lit, sa criteria for judging ay kumapit. Kahapon, napaalis ni Lovely Ann Restituto si Mark Anthony Mendoza sa spotlight. Pero nananatili naman si Jomar Pasaron sa kanyang trono sa pangalawang pagkakataon. Kaya naman, kamustayin natin ang naging paghahandaan nila itong dalawa sa kompetisyon. Correct. So, kamusta ang paghahandaan nyo? Si M.O.D. yan, si Alvin. Hindi yan, dito. Kasi naghahanda din naman sila sa kompetisyon. Sila nagpi-play nung minus one. Naghahanda din yan. Oo nga. Hindi natin pinapansin. Hindi naman sila nagko-compete din. Oo, sabi nga nila. Magkaibigan. Ha? Hindi sila magko-compete. Ba't pa lang dyan kasi kayo? Itong dapat makausapin natin. Dito tayo sa kabila. Dito tayo. Yan. Ay, ang ganda. O, iba ang look mo ngayon. Oo, iba. Wala kang patok nening ngayon. Kahapon ay patok nening kayo. Nanggigigil ako sa... Pinaghandaan tayo ngayon dito. Oo, kaya nanali yung pa-insimada niya dito. Yung nagpanalo sa kanya eh. Nilag niya ng konti paasukan. So, ano ka ngayon? Anong peg mo ngayon? How do you define your styling today? Today po is... yung dating ko po is very soulful siya. Soulful? May kaluluwa. Chill-chill lang. Full lang kaluluwa. Oh. Soulful na chill-chill lang daw. Saan ka mas comfortable? Yung ganyang kasuotan, dress-dress, o yung kahapon na shorts, tapos parang ano ka lang? Mas nagustuhan ko po yung kahapon. Pero okay na naman po ako ng ganito. Kasi yung taas yung ang taas ng takong mo. Kumakawala ka yung hinlalaki mo. Oh. Oo, nagwe-welga. Sabi, ano ba naman ito? Pati ba naman kami, dinamay mo pa sa paghihirap na ito. Diba? Kailangan yan talaga. Tiis ganda. Oh, oh. Yeah. Tiis ganda, patay kuko. Yes, ayun. Sakit tuhod. Trots. Mula-mula yung mamaya yung kuko. Dito naman tayo kay Rocker. O, oh, pack. Ah, yeah. Taray. Checkered, layering, butch, Nakatang in yung pants doon sa shoes? Oo, ganun talaga. Kailangan ipasok mo yung dulo ng maong mo doon sa butch para mahalatang mataas yung butch mo. Tama. Oh, oh. Diba? Kamusta naman ang, kamusta ka, Miss Butchwana? Ayos ba naman po? Opo. Pero mas, parang mas feel ko yung kahapon. Kasi parang ang ano nang dating ng choker kahapon. Oh, nasa na choker mo? Hindi po kasi bagay dito. Tsaka baka hindi ako makahinga ulit. Oh. Ay, hindi ka ba nakahinga kahapon? Kahapon, hindi ka nakahinga? Ang dami mong ginawa kahapon ng mga galaw-galaw eh. Ganun talaga. Alam mo, dyan ako nagtataka sa mga tao. Bakit? Nagsusuot ng choker, tapos nahihirapan daw maghuminga. Kaya nga choker, di ba? Sinichoke ka kasi. Ichochoke ka niya. Nakagana sa lalamunan mo. Kung gusto mo makahinga, di mo ka mag-choker. Choker. Oo, nakakaroon talaga yung choker. Pero bagay sa yung layering din na ano, nakapakadena. Ganon. Yes. Parang ano to eh, di ba? Yung rak-rak ka ba ngayon? Ano po, parang medyo country girl effect. Take me home to a place where I belong, West Virginia. Country mama. Take me home. Country. Kumanta na kayo eh. Nantay ko si Bong sumagot eh. Hindi ko hindi alam yung kanta. Kala ko sasabihin mo, hindi mo inabutan mo, tatampalin kita. Hindi ko kung ano kanta ni Fred Panopio yung naabutan niya eh. Oo. Ang kawawang cowboy. Kaya siya nag-nobility dahil dyan eh. Idol yun. Yun ang influence niya eh. Pero syempre, ang agimat ni Ramon Revilla, nandiyan dyan, suot-suot. Andito. Iwas-iwas lang. Iba din talaga. Kasi, ay, hindi mo lang dala ni Chang yung ganyan. Nakalimuta ko sa pagmamadali. Dami ko iniisip. Sabi ko, Chang, oh, ba't? Ako, may kilala akong ganyan. Lagi nakasuot ng ganyan. Tinitigan ko. Hindi naman naka-on. Hindi na ako nakalimutan. Sabi, ay, inoon ba? O, sira ulo ni aksesorya. Kaya ako nga nakalimutan, sinarge ko kagabi, sinaksa ko. So, pag umadali kanina, naiwan ko. Mahirap yun. Mahirap yun, Chang, nadala mo. Kasama yung outlet. Kaya sa asawa ko, pakitanggal sa saksakan, babe. Please, salamat. Baka ma-overcharge, no? Oo. Oh, oh. Ayan, tama yan. Lahat ng uri ng pag-iingat ngayon, gagawin natin. Kailangan. True. Diba? Kayo ba? Ano klaseng pag-iingat ang ginagawa nyo para masiguro nyo maganda ang mga boses ninyo? Para po sa akin, dapat ano, maagang magpahinga at maagang matulog at mag-practice maagang din. Maagang magpahinga. Huwag maagang magpahinga, po. Matulog lang. Matulog lang. Palagpahinga ko, baka wala. Mamaya marinig ng mga huradyo, ah, gusto mo magpahinga, sige, itong score mo ngayon. Oo, huwag magpahinga. Gusto mo palang maaga. Hindi, kailangan talaga ng ano, enough rest, di ba? Ano yung maagang tulog? Mga 8, tulog mga na. Mga 8, gano'n, 9. Oo. Si Chang kasi aga gumising, 4 a.m. eh. Oh. Sanay na ako matulog ng maaga kasi. Yun daw tulog na naalimpungatan, equivalent nun hindi ka natulog at all.
Talaga ba? Masama din. Oo, dapat daw talaga diretso yung tulog mo. Uh-oh. Yung tulog na naalimpungatan tapos hindi ka na natulog. Kahit sasabihin, hindi, nakatulog naman ako ng isang oras. Parang ano daw yun. Dapat parang talaga, wala. Oo, diretso. Diretso. Kaya importante talaga yung matulog ng mahaba at malalim. Correct. No? Nakatulog ka ba ng mahaba kanina? Nakailang oras ka? Nakatulog po ako mga 9. Ay, yeah. Pwede. Pasok na. Ikaw? Para mga, ano po, 10... 10 hours? 10 p.m. po nakatulog. Ano, kasi gumising? Gumising po ako para mga 5 a.m. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7 hours. Pwede na. Okay na yun. Kasi wala naman sa aga ng tulog yan eh. Natulog ka nga ng 7 p.m. Gumising ka naman 8:30. Ano ba yun? Maganda kompleto kasi yung 7, 8 hours. Hindi, dati nangyayari, nakakatulog ako ng 6, nagigising ako alas 2. Huh? Oh, eh kasi nga yun. Yeah, kasi maaga yung show. Tsaka nagra-radio pa siya. Correct. Ito si Ami, pero si lahat din gusto pasukin eh. Aga-aga ng trabaho lagi. Hindi, pero alam mo, ang sarap na maging morning person kasi ang dami mong nagagawa. Ang hirap kasi pag morning person. Wait. Wala kang marampa. Wala ka rin namang rampa ngayon. Good luck at naway fresh nga mga boses nyo dahil kung hindi, tutuktukan ko kayo mamaya. Charot. Nanay. Kasama pa rin natin ang ating mga hurado via Zoom. Hurado Jaya. Andyan din si Hurado Eric Santos. Hello. At ang ating punong hurado, Maestro Louis Ocampo. Hello, hello. Yes. Kamusta ang ating mga hurado, no? Si Miss Jaya, nagluluto pa kanina ng sinigang. Kamusta ang sinigang mo? Pinapatay mo na sa pinapatay anak mo? Na. Palambot na kasi. Baka masobra na. Bongga din. Naman po. Social ang utos, diba? Turn up the sinigang. Turn up the sinigang. Diba? Sa amin yung sabi, pag sinabi, sabihin mo nga patayin na yung nilulutong sinigang. Kill the sinigang. Kill the sinigang. Kill the social, ano? Kill. Social. Sa atin yung... Tensya po. Tensya. Sinigang na ano yan? Kyoboy. Ah, ibang kyoboy. Ibig sabihin, bakla yung baboy. Oh, kyoboy. Kyoboy. Parang crab, bakla. O, diba? Yung, mas ma, diba yung bakla daw na crab, mas ano? Mas ma, maraming mas malaman mas ba yun? Mas malinamnam yun. Mas malinam na, maaligi. Sabi sa inyo, mas malinam na ang bakla eh. Eh, diba ang baboy, pag dumaglalakad, kumikembot na eh. Oh, tsaka pink-pink daw yung puwet oh, ng baboy. Eh, paano pag begging pang yung baboy? Ano yung kembot nun? Baka patagilid yung lalakad. Basta gusto nyo yan, promise, papadalang ko kayo. But you have to give me leave time. Leave time. Uy, nakakahiya naman. Miss Jaya, huwag naman bukas, ha? Agad-agad, bukas. Bigyan mo naman ng time mo kapili ng baboy. Sorry, pag meron lang free time. O, kausapin, kamusta yun? Next week. Kamustahin naman natin yung kaibigan nating piloto. Eric, kamusta? Nakatake off ka na? Alas ba flight nyo? Sorry na, kasi yung ganito ko, iba Captain, yung... Captain, clear ba? Clear yung area? Captain, clear ba, Captain? Wala talaga ako nung may jack na ano. Sa kayo kayo, LA? LA ang ano? Ha? Isabela lang dito. Isabela lang. Pakitignan nga ako kung may mga ano pa gumagalaw-galaw pa doon sa Julian Felipe Reef, ha? Oo, pakitignan ko lang. Clear naman. Clear naman ng West Philippine Sea. Pakicheck, baka may mall na. Okay. Alala, alam mo na tayo sa paghuli ng mga isda. Gusto ko yung mga... sound effect, ha? Yes. At syempre, kausapin naman natin ang assistant ni Teddy Boy Locsin, Sir Louie. Parang zoom lang sa gobyerno si Sir Louie. Tsaka may mamahaling painting kasi, sa likod. Yung background kasi, iba eh. Nilock ko na yung pinto para wala, para wala nang pumasok. Tapos yung picture sa likod ni Sir Louie, parang yung pili, yung ano, yung leader ng gobyerno nila. Di ba gano'n? Sa likod eh. Tapos may mamahaling painting sa likod. Mamahaling painting? Diyos ko, tinignan, kapunta ako sa bahay ni Sir Louie. Nakita ko yung painting na yan. Kilala mo kung sinong artist niya? Sino? Oh my God. Moira De La Torre. Si Moira na painting niya. Yun ang artist of the month. Si Moira. Yung artist si Moira kasi. Sa kanta yun. Sa kanta. Iba pala yun. Oh, good luck po. Mag-enjoy po kayong tatlo. Unang kalok mula sa Carmona, Cavite, Raven Umali. Raven, pakasama tayo ang face shield. Iba yung dating anong porma ni Raven. Oo. Gusto ko pati yung ano, blazer.
Oo, pati sapatos, gusto ko. Yung belt, okay din yung pants. Patingin ng brief, ano yung isusunod? Bakit natin tingnan mo pa yun? Oh, kailangan kasi kasama yan sa ano. Kasi baka tinatakin sa di ba kahit gano'ng kaganda yung suot mo sa labas, oh. Pag hindi ka pag tsaka yung brief mo, parang hindi ka komportabling kumilos. Kasi baka... Oo, pag butas yung panty mo. Bacon. O di ba, pag pigtas yung garter. Yung gano'n. Hindi, kasi baka syempre malaglag din. Oo, kasi ang magandang pakiramdam nagsisimula talaga sa loob. Oo. Parang diba? Brief medyas. No? Trots! Diba, ang ganda-ganda na naman ng sapatos mo. Oh. No, Vans too. Tignan mo, pati yung medyas mo, ang ganda-ganda. Oh. Sa'yo lahat yan. Hindi, dila sa kapatid sponsor, ko. Sponsor yan. Oo, bigay lang. Bigay niyo, man. Sponsor kasi ko. Dama do? Same OD. Same OD nagbibigay sa'yo. Ay, salamat kay Tita Virgie of Swatch. Oh, ay, bago yung Swatch ko. Oh, thank you so much, Tita Virgie. Oh, ito ang latest. Ito ang latest ng Swatch. Pa. Talaga? Anong tawag dyan? Ha? Anong tawag? Watch. Watch. Nakalimutan ko ng tawag, hindi ko nabasa yung nalagyan. Mamaya Instagram ko siya. Kamusta ka na? Oo naman po, nakaraos na po ng first song. Oo, oh, tignan mo. O, tapos ang galing-galing mo na ngayon. Correct. Kasi yung first ano niya, experience niya sa singing competition sa TV, hindi masyadong maganda. Yes po. Actually, nung ano rin po, tawag ng tanghalan po noong 2018. Ah, sumali ka na rin ba ng tawag ng tanghalan? Opo. 2018. Hindi ka rin nanalo. Hindi rin po. Sa The Voice, walang umikot. Sa The Voice din po. Oh, hinto mo na. Tama di na. Hindi, wag. Galing mo. Charos lang. Oo. Oh, tignan mo, pagaling ka ng pagaling. Correct. Diba? Yung blind ganyan... audition, hindi pinalabas? Hindi po naikutan eh. Hanggang blind audition. Hindi, at saka ganun talaga yun. May, hindi naman lahat ng tinitape na papalabas. Hindi lahat ng audition pinalabas. Kasi ang dami niyan eh. Correct. Sa isang season kasi limited lang naman ang episodes, diba? Tapos pipili lang talaga nung ano. Hindi nang magkakaibang episode. Magkakaibang... panlasa, kumbaga, magkakaibang flavor sa bawat episode. Kasi hindi pwedeng lahat ng pinapalabas pare-pareho nung nakaraang ano. Sa lahat yan ha, hindi lang dito sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa. Correct, oo. Ano? Kasi kami, di ba, nag-judge ako ng PGT, ng idol, ng boy band. Ang dami naming tinitape, correct. Pero hindi naman lahat pinapalabas. Oo. At saka maybe it's just not your time yet. Yes, po. Di ba? Ito na yung time mo, live! Oo. Tignan mo, oo, di ba? Wala pa rin umikot kasi wala naman tao din. Oo, wala. Wala naman ni judges dito. Hilig mo talagang kumanta, gusto mo, yes, no? Yes po, gusto po talagang maging successful singer po. Nag-streaming ka ba online? Yes po, sa ano po, Kumu. Ganun, mag-ganun-ganun ka. Yes po. Bukod sa na-enhance ka, nagkakaroon ko ng followers, yung confidence mo tumataas din. Opo. At kumikita. Oo. Yes po. Magkano nang kita mo dyan? Mga hindi naman po sobrang laki. Yung pinakamalaki? Mga sa isang buwan po siguro, 20 to 25. Oh, hindi na masama. Diyos ko, kaya naman pa nakabili ka ng oversized na Amerikana. Diyos ko, kasi kung wala masyadong pera to, plain lang yan. E-checkered yung Amerikana mo, di ba? Hindi naman din. So para sa bagets, malaki na yun ha, on a regular basis. Kung buwan-buwan may ganun ka. 18 years old, nakakuha na siya ng ganung kalaking pera. Di ba? Hanap tayo ng paraan. May tulong na yun sa parents. Sumutulong ka ba sa parents? Yes po. Tumutulong naman magkanong po. Nung mga unang kita ko po, binibigay ko po muna kay la mami. Ah, lahat po? Hindi naman po lahat. Hati po. Kasi po yung iba, binibili ko po ng panggamit ko po sa lives. Gadgets, no? Correct. Bo- ngayon, ano na yung mga nabili mo sa sarili mo? Pero doon sa mga gadgets? Ano po? Mga ano lang po talaga yung mga ginagamit ko po sa live streaming. Damit po. Bili ka pa rin ng bili ng damit kahit hindi naman tayo masyado naglalabas. Yes po, kasi ginagamit ko rin po sa live streaming. Opo. Hindi ka nag-uulit ng damit? Nag-uulit naman po lagi po. At saka ito lang naman shot mo, di ba? Hanggang dito lang. Opo. Ba't di ka nalang mag-tuwalya lang po? Tipid. Tuwalya-tuwalya ka lang na gano'n. Puti lang. Para safe, puti. Oo, kasi sayang yung damit, din mo nakikita. Kaya, collar lang ang nakikita. Ay, bili ka lang ng collar na iba-ibang design para nalagay mo lang dito. Hanggang dito lang. Napapalitan, no? Napapalitan lang po. Oo, para sayang. Ako nga, hindi na ako masyadong bibili ng damit noon. Talaga ba? Oo, murils ang mga damit. May ulit, budgeted na, hindi katulad dati, no? Dati, todo tayo, no? Oo. Hindi na talaga. Eh, siyempre, no? Siyempre, pa-impress ka sa mga nanonood, sa madlang people. Oh. Dito ko kanino papa-impress kay Dumbo. Tayo-tayo na dito. Oo, pero maganda yung suot ko ngayon. Oo. By The Real. Oo, di ba? Kaya... Sponsor na MOD? O hindi, binili ko to kay Daniel Padilla. Siya, ay, ito na kayo. Support sa business si Daniel. Ah, ba? The Real. Available online, kaya pumunta kayo sa The Real na Instagram. Support, no? Siyempre. Eh, binigyan ka ni Daniel, di ba? Tweety Bird. Binili ko din yun. May discount lang 10%.
Ah. Oo. Okay. Kaya tingin mo, pati yung buhok ni Tweety Bird kulang. Kasi may discount na. Bawas kasi. Binawasan po kasi. Kulang yung buhok ni Tweety Bird. Eh, diba 10% discount? Tatlo na nga lang yun eh. Mm. Binawasan pa. Ganon. Ano pang mga hilig mo? Ano mga interests mo? Mahilig po talaga ang magluto. Oh, like what? Mga adobo po, ganun. Oh. Pag-dinner po, pag wala po akong ginagawa. Anong kasi klaseng adobo? Adobong ingrown, mga ganyan? Manok. Mga ganyan. Adobong manok? Mga adobong manok po. Ano kaibahan ng adobong manok sa adobong baboy bukod sa laman? Sa adobong baboy po kasi masyadong mamantika po. Ha? Ang baboy? Diba ah, kasi yung baboy? Katas ng taba. Oo, opo. Kaya mas mamantika. Pag nag-aadobong manok ka ba, may kasamang balun-balunan? Wala po. Manok lang po talaga. Tapos madaming patatas. Atay, ay! Atay. Atay. Ang sarap nung atay tsaka balon-balunan. Adobong atay at balon-balunan. Yan na, yan na. Diyos ko. Adobong pusod. Nakatikim na ba kayo? Iba yung adobong pusod. Ay, nako, may bato pa nga yung iba. Adobong pusod na may isang pirasong toge. Iba. Mahalang adobong pusod kasi very rare hahanapin mo talaga yung may isang pirasong toge sa loob eh. Pag pinakita ko dito ako higop ng sarsa. Kaya nako pag natikman mo yung adobong pusod na may isang pirasong toge. Grabe. No? Diba? Kasi may atay balon-balunan. Ano mas gusto mo? Atay o balon-balunan? Atay ako eh. Mas atay din ako kasi hindi pala totoo yung balon-balunan. Bakit? Hindi siya totoo, kaya nga balon-balunan lang siya. Ang totoo, balon. Balon. Kasi balon-balunan yung fake balon-balunan. So parang haka-haka lang yan. Parang bakla, bakla-bakla. Juwa-juwa-juwaan, hindi totoo. Sarap talaga yung atay. No? Trots, sarap ng atay. Mm-hmm. Alamin mo lang din kung sino may-ari, di ba? Huwag sa tao. Nakaka-borkot din naman yun. Mahilig ito sa history. Na-enjoy ko lang po pag mga araling panlipunan. Talaga. Anong part doon ang nai-enjoy mo? Bakit mo siya gusto? Yung pang ano po, yung... Galing yung mic na mic dito, no? Oo. Pag hindi sila sure sa mga sinasagot nila, ginigilid nila yung mic. Depende. Mahirig ka ba sa ganyan? Oh, hindi naman mga ano. Chapi-chapihan na aktingan din sila minsan sa history. Nung high school po kasi ako, sa araling panlipunan po nai-enjoy ko po talaga. So, nung nag-grade 12 po ako, YUMS po yung kinuha ko. Para alin? YUMS po. Ano yun? Humanities and Social Science po. Humanities and Social Science. Oh, YUMS pala yun. YUMS ko. Asarkon? YUMS. YUMS yun. History. Bonggang history. Magaling ka ba sa history? Hindi. Ito naman. Yung mga basic history lang naman, katulad ng mga, who is the Philippine national hero? Sir Sal! Laki naman ng gut. Lalagyan ng... Gut! Sir Sal! Who discovered the Philippines? Ha! Magellan! Ferdinand Magellan! Who discovered China? Ha! Hindi ko alam, oh. Shara Zambrano. Si Shara Zambrano ang nakadiscover na ang China pala ay malapit na sa Palawan. Nasa huliang pinipirit na pala. Silang nakakita. Nakita na nila. Oo. Saan siya nakasakay? Ha? Sa maliit na boat, hinabol nga sila. Sino ang bayani ng Tiradpas? Kayong mga bagets, alam nyo yan, ba? Sino ang bayani ng Tiradpas? Bibigyan ko ng 5,000 Laika gems. Ay, bro! Hindi nyo alam. Hoy, iba, nag-google dito. Dambo na, tara, tamo. Muti pa malaglag yung telepono para sa gems. Eh, gusto kasi Ate Olive, nag-google. Time is up. Time is up. Wala na, sayang. Ang bagal ang ng data mo. Ang bayani na Tiradpas ay si... Gregorio del Pilar. Time is up na eh, paano yun? Kaya nga eh. Time is up, wala na. O, ito. Sino ang tinaguriang dakilang lumpo? Ako! Apolinario Mabini! Yes! Kung si Apolinario Mabini ang dakilang lumpo, ano naman si Ryan Bang? Dakilang bulul? Siya ang dakilang lampa. Ganon. Diba? Si Apolinario Mabini ang ang dakilang lumpo. Yes. 'Di ba? Ano pa bang mga bongga sa sa history? Ito. Ilan? Ilan ang sinag ng araw sa bandila ng Pilipinas? Tatlo. Mali.
ha? Walo! Walo! I-check natin kasi baka kinuha na naman ng China yung isang pito na lang ngayon. Dati kasi walo pero hindi rin natin alam baka may baka nahiram na naman ng China. So baka pito na lang ngayon. I-check po natin ulit. Ang bilang ko tatlo na lang. Kailangan ina-account every now and then kasi nagkakawalaan. Nawawala yung lima. Walo, tama. Walo ang sinag ng araw sa bandila ng Pilipinas. Ano ang sinasagisag ng walong sinag ng araw? Oh, ako, sinagot ko lang. Ano? Ano na? Walong probinsya? Walong probinsya? Mali. Ano? Sagot, ano ang sinasagisag ng walong sinag ng araw? Oh. Hindi nyo alam. Matagal ang data talaga nila. Ha? Walong probinsya? Noon. Bakit? Ano naman ngayon? Noon, ang sinasagisag nung walo, the sinag ng araw, yung walong Tagalog provinces na lumaban sa mga Kastila. Oo. Yun nung noon. Ay, dati, ngayon? Yung walo kasi dati, ano, Batangas, Laguna, Cavite, Manila, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, and Bataan. Oh. Eh, ano na ngayon? Iba na. Yan yung walong community quarantine classifications. ECQ. ECQ, EECQ, GCQ, MCQ, EQ with Huggies and diaper, MECQ with Ginkgo biloba, ECQ with glutathione and silymarine extract, and MCQ++++ NCR+. O ano yung tatlong... Ano ang sinasagisag nung tatlong stars sa bandila? Luzon, Visayas, Mindanao! Ha? Luzon, Visayas, Mindanao! Noon! Yan yun. Iba na ngayon. Ano na ngayon? Ngayon, asymptomatic, mild, and severe. Napapaligiran niya na kasi yung probinsyang walo. Kaya yun yung walo. Huwag sa tatlo yun. Oo, yun yung puro walong probinsya pinapaligiran. Pinaikutan nun eh, no? Oo, nakakatakot. Katakot, ah. Ano ang sinasagisag nung dalawang kulay sa bandila? Oh, yung pula tsaka asul? Oo. Oh. Ha? Gera! Kapayapaan, gera. O, anong sinasagisag noon? Pag, oo. Yung pula, yeah, gera. Sinasagisag noon, pro-ABS and DDS. Yung dalawang kulay na nag-aaway, pro-ABS and DDS. Yun ang nang... Sabi nito, mahirap pala manalo dito. Mahirap manalo rito. Mahirap manalo ng 5,000 gems, diba? Sino ang... sino ang nakadis... Who discovered the vaccine? Sino? Vaccine magalaw na. Siwa. Nakakal. Bagsak ako dyan dati eh, sa history. Wala ako dyan. Bagot ako sa history dati. Pero napakahalagang alam natin ang history. Mm-mm. Kasi maraming bahagi ng history na kailangang masiguro natin na hindi na maulit sa kasalukuyan at sa hinaharap. Correct. Diba? Kaya dapat inaalam din natin yan. Yes. Diba? Sino ang kinikilalang diktador ng Pilipinas? Hmm. Di ba walang gustong sumagot? Ha? Oo, si Ferdinand Marcos, di ba? Sino ang nagbaba ng martial law? Depende kung saang lugar. Baho may umutot. Ang lalayo natin, naaamoy ko. Oh, grabe ilong mo. Oh, it's my face shield. Oh, at least may pang-amoy ka. It's my face shield. Okay. So, anong grade ka na ba ngayon? Grade 12 po. Grade 12. Magka-college na po. Mag-aaral ka namang mabuti? Opo. Sure ka ha? Yes po. Pag ano, online, wala nang bumabagsak ba dyan? Meron pa rin po. Minsan po kasi meron mga estudyante na hindi po nakaka-attend. Kaya bumabagsak sila. Baka bumagsak din yung laptop kaya nang bumagsak. Oh. Ano yung pag nag-online class kayo, pag maaga yung gising nyo, naliligo agad? O pwede hindi naman na muna? Pwede naman pong, ano. Ako po kasi late po ako minsan napasok. Ala, online na nga lang? Late ka pa? Nasa bahay ka na nga lang? Bakulaw ka? Ba't ka pala late? Minsan po, late po nagigising kasi. Pero nahabol naman po. Buti di nagagalit yung teacher mo. Medyo po. Bawi ka. Opo. Mas maaga pa sa teacher mo dapat. Oo. Tapos sintahin mo yung teacher mo. Ano oras na ha? Late ka? O, tignan mo nga naman. Late ka. Mobile Legend pa ako. Naabala dahil sa'yo.
Taray. So pag Zoom meeting, pag ano online schooling, naka-uniform pa din kayo? Sa amin po hindi naman po. Ah, hindi na nire-require. Lang po. Basta casual lang po and maayos. Ah, casual. Bawal po nakasando. Eh paano pag naka-long gown? Sa t-shirt lang. Pwede. Siguro pwede naman po. Eh kasi sabi casual lang daw eh. Semi-formal. Sabi, naka-long gown, di ba? Eh kung naka-swimsuit, pwede. Yun po ang bawal. Bawal naka-swimsuit? Bawal po. Hindi naman kasi casual yun eh. Eh, nasa tropical country naman tayo. Para ko nasa beach na nag-aaral. Okay, mainit doon sa ano. No. Pwedeng swimsuit. National costume. Pwedeng naka-national pwede costume. Pwede po yan. Yan pwede yun, syempre. Taray na. Basta wag ano. Ano kaya? Nagkaganyan ka, isuot mong ganyan. Hindi naman po. T-shirt lang po. T-shirt na. Minsan parang kayo, yan yung gamit niya. Minsan mag-ano ka, no? Mag-ayos ka. Si Annabelle ka, no? Nasa online. Si Annabelle ka. Tignan mo kung patawagin ka pang mag-recite. Hindi ka tatawagin na yung teacher mo. Kung si Annabelle ka, no? Mabubokot sa'yo yun. Okay. So, speaking of bokot kay Annabelle, hindi ka naman natatakot sa mga hurado, no? Medyo. Kanino ka natatakot na hurado? Kay Sir Louie po. O dun sa nasa likod ni Jaya ang naglalakad ng bata. May tumahan sa likod ni Miss Jaya. May tumawid eh. Chinilan, sorry. Gusto yatang manawagan ng anak ni Jaya. Mananawagan lang po kami kasi luto na po yung ulam namin. Hindi kami makakain yung nanay kasi namin pinagtrabaho niyo. Be passers by. Sir Louie, tawan-tawa Miss Jaya oh. Mayroon din na tumawid sa iyo. Nagre-reklamo na yung bata. Nalilipasan po kami ng gutom kasi yung nanay namin nanabasa yung magtrabaho. Nagtatrabaho pa si nanay. So sa tatlong judges, kanino ka kinakabahan? Ano po? Sa tatlong judges, kanino ka kinakabahan? Pili mo si Eric, di ka naririnig niya. Nakatakipin tenga eh. Hi po, Sir Eric. Kanino? Kanino ka natatakot? Kay ano po, kay Miss Jaya po. Kay Miss Jaya. Oh, te, ang terror yan, no? Mabagsikin si Miss Jaya. Miss Jaya. Bakit? Ba't ka natatakot kay Miss Jaya? Kasi po, mabait kayo yun. Kasi po, nag-runs din po kaya ako. Kaya eh. At saka pag nagtitipid kami ng ano, ng pa-premium, si Miss Jaya talaga kinukuha namin siya. Ah, talaga? Wala tayong pa-premium ngayon. Tawagin naman si Jaya para siya yung judge. Charot na. Joke lang. And then si Jaya talaga, very strict, but she's very fair. Oo, oh, yes, pag ano lang. Just and fair. Correct. So, at oh, dahil nga, kinakabahan kay Miss Jaya, sige, ipapass namin sa iyo muna si Jaya. Iba muna ang magsasabi ng comments sa iyo. And dahil dyan, ang maghuhurado ngayon para sa iyo ay si Eric Santos. Mula sa Puerto Princesa, Palawan, Shaira Cervantia! Hi! Yung face shield Shaira, ko. Oo, pakisuot ang face shield. Na-excite kasi ako sa kanya, tumayo agad ako ng face shield. Iba ang kantahan, iba ang datingan. Ang sarap po panoorin. Tumayo ako, pinanood talaga kita sa monitor. Thank you, Ate Vice. That was a very interesting performance. Belated, happy birthday. Thank you. Ang galing-galing. Yung talagang legs na tinitignan ko maigi. Nanginginig po talaga. Nanginginig. Iba. Natuwa ako. Thank you po. Ang ganda ng look mo, ang ganda ng damit mo. Tsaka ang ganda mo rin, lalo na sa monitor. Thank you po. Anong tawag doon? Lasing-lasingan ano? Hindi kasi daw baka ayaw niyo ng mga mabagal na lasing-lasingan. Ngayon naman iba yung binigay niyang todong. Si Moira kasi lasing-lasingan, lungkot-lungkutan. Ito lasing-lasingan, galit-galitan. Oh, laban-laban. Vindula! Na akong mayroong yelo pa! Diretso, yung gusto niya sabihin, talagang sasabihin. Oo, di ba? May angst, di ba? Tapos, pakiramdam ko talaga, ang dating sa akin, nararamdaman ko yung galit ka, meron kang hinihiling, may hinihingi ka sa kanya, yung ganun. Opo, thank you. Parang may kausap ka talaga. Oo, kasi po yung kanta na yan, parang nafe-feel ko po siya, even though nawala pong pain sa dibdib po, pero nafe-feel ko po yung kanta. Simula at sa simula po na narinig ko yung kanta na yan. Kaya nga, F na F mo eh, dama ko eh, feel na feel mo eh. Opo. Sabihin mo na. Sabihin na. Ano ba yung sa ano yung mga bagay na ano na mahirap sabihin? Ikaw Chang, ano yung napaisip ako talaga? Meron ka mga ano yung hindi nahihirapan kang sabihin? Siguro yung isang bagay na alam mong makaka-offend ng ibang tao pero alam mong katotohanan. Kaya madalas na-accuse ka na parang masakit ka magsalita. Kasi nga, sinasabi mo lang naman. Pero minsan parang ang hirap na lang din sabihin kasi ma-accuse ka na mahirap ka, masakit ka magsalita. Correct. Oo. Ano yung katotohanan. Sabihin? Yung no, minsan ang hirap sabihin no. Ng no. Oo. Diba? No! No! Ako pala, hindi pala ako nahihirapan. Hindi ka nahihirapan dun eh. Actually, madali para sa akin yan na no.
'Di ba? Pag ang madali sa ang dali ko mag-decide pag yes or no, 'di ba? Napapansin niyo pag yes, yes, pag no, no. Ayoko nung pag nag-isip ako ng matagal, ibig sabihin ng no na talaga 'yon. Nahihiya lang ako pero hindi ko no. No sa mga nanay madali ring sabihin yang no eh. Ah, talaga? Oo, 'di ba kaya may pelikula si Jennifer Garner yung Yes Day? Eh, parang ni-request nila doon sa nanay nila na lahat pwedeng gawin at lahat mag-yes siya. Kasi nga ang nanay, di ba, laging no. Ah, talaga? Nasaan niya? Nasa Netflix niya? No, oh, cute siya. Oh, panoorin ko ngayon Netflix. Yes, Dave. So, kasi alam ko yung password ng kapitbahay namin. I-share mo naman sa akin. Para naman makakamit. Pinaputol ko niya sa amin. Medyo mahal din. Eh, alam, inalaman ko yung password. Oh, ay, alam mo naman yung mga kapitbahay mo, di ba? Society. Maloloka siya pag binuksan niya yung Netflix niya. Di ba may lumalabas yung iskoy ng mga account-account? Oo, yung profile. May Vice Ganda profile. Ha! Bakit may Vice Ganda nakabukas dito? Continue watching for Vice. Ayan, diba? Ganun. Pero maganda yon yung Yes Day. Papayag yung yes lahat ang nanay. Oh. Ikaw, ano yung mga bagay na nahihirapan kang sabihin? Siguro po yung feeling mo na hirap ka na, pero hindi mo masabi sa tao na nahihirapan ka na. Ah, ay, totoo. Means, yung pinipilit mong maglakas-lakasan, pero hirap ka na. Ang hirap sabihin, hindi ko na kaya. Oh. Ang hirap sabihin, ito totoo to ha, di ba? Ang hirap sabihin, pengi namang tulong. Oo, totoo. Hindi lang sa pera ha, di ba? Meron may pinagdadaanan tayo. Ang hirap na talaga, di ba? Parang sa bahay o sa relasyon o saan, parang... Sa ngayon. Yung parang pigang-piga ka na, ubus ka na, pero hindi mo masabing tulong naman. Diba? Kasi lahat tayo kailangan natin ng tulong, ng suporta, di ba? Lalo parang, na sa pagsamahal natin sa buhay, di ba? Ayaw nating sabihin, mas gusto nating ibigay sa atin ng kusa, yung suporta at tulong. At lalo na kung expected ka kasi na kailangan, eh, matatag ka. Correct. Diba? Ang hirap sabihin na, nahihina din ako kasi sa'yo sila kumukuha ng lakas. So, ang hirap din sabihin yun eh, di ba? Parang, ang hirap sabihin hindi mo na kaya. Oo, na kailangan mo rin ng tulong. Kung umaasa silang lahat sa'yo. Yes. At lahat sila naniniwalang, hindi kaya mo yan, gagawin mo yan. Mm-hmm. Ang hirap sabihin, hindi po, hindi ko na kaya. Ang hirap sabihin, hirap na din ako. Yes po. Di ba? Pasuko na ako. Di ba? Ang hirap sa yung tama na ang hirap ding sabihin, yung tama na. Oo. Kasi nga matiisin talaga tayo eh. O ako lang ba 'yun? Madami matiisin. Oo, lalo ng mga nanay, diba? Yung mga nanay. Hindi, kahit hindi naman mga tatay, diba? To be fair sa mga tatay. Oo. Kasi yung mga tatay, diba? Lalaki sila, mayroong kaya ko to itataguyod ko yung pamilya ko, diba? Nahihirapan din naman for sure yung mga tatay, pero 'di ba yung nanay nga iiyak pa eh, 'di ba? Mm-hmm. Pero yung tatay, 'di ba, pinipigil talaga nila yung tigas-tigasan. Hindi nila papayagan na sabihin sa pamilya nila na sorry, hindi ko na kaya. Oo. Tsaka kasi ang nanay expected pag hindi kaya, bumubunganga. Eh ang tatay quiet lang. Nananahimik, iinom. Tapos hindi mo alam kung anong nasa isip yes, niya. Yes, yun ang nakakatakot. Alam mo, growing up, yun ang napapansin ko sa tatay ko. Minsan iniisip ko, tatay ko, like, kung nakikitang umiinom. Tapos nakikipag-away. Uh-oh. Sabi ko nga, ano kayang laman ng isip ng tatay ko? Ano kayang laman, ano kayang iniisip niya? Bakit aburido siya? Kasi sa akin, ang bait-bait niya eh. Oo. Diba? Papagalitan ako ng tough love, malala, pero bihira. Pero kahit malala, papaluin ako. Diba? May mga bad experiences ako sa kanya. Pero hindi ko tinake against him. Naiintindihan ko. Uh-oh. At a very young age, naiintindihan ko talaga yung tatay ko. Hindi talaga ako nagalit sa kanya. Uh-oh. Noong nag-usap ko nga kami ng nanay ko, yung nanay ko kasi sobrang bait. Madasalin, nakabelo pa yan pag nagsisimba. Ha? Sobrang lilihiyosa. Yung tatay ko naman, umiinom. Tapos lagi nakahubad. Lagi naninigarilyo. Tapos makikipagbugbugan sa labas. Yung ganun. Pero hindi ako nagagalit sa kanya. Yung parang gusto ko siyang unawain. Kaya hanggang ngayon iniisip ko, ano kayang tumatakbo sa isip ng tatay ko noon? Ba't kaya siya laging galit sa iba? Kasi oh, sa akin hindi. No? Diba, yung ganun. Siguro ang dami niyan, hirap na rin siya, pero since siya si Ray Batanggenyo na siga-siga, hindi niya masabing hirap ako kasi wala siyang trabaho eh. 'Di ba yung mga tatay, hirap din. Totoo 'yan. Hindi nila masabi. Pero ang isa rin sa pinakamahirap sabihin yung bayad ka na. Baka naman. Ang hirap kayang maningil. Totoo, tapos nakikita mo sa Facebook
Facebook, ang dami pinupuntahan. Tapos, tapos yung nakakausap mo on a regular basis, pero parang wala lang. Parang, hindi niya pa talaga natatandaan na may utang siya sa akin. Kasi parang ang tagal na nun, ha? Kasi ang dami ng pinuntahang lugar, na masyal, may binili, may ikaw ganyan. Pa yung mahihiyang magpaalala. Kung yung utang mo, ano nang nangyari? Diba? Pag naningil ka, ikaw pa yung masama ang ugali. Pag kinulit mo... Parang ano yan eh, parang mas madaling humingi ng pabor kaysa ikaw yung hihingi ng pabor. Correct. Parang ganun. Diba? Parang ikaw pa yung nanggigipit. Kung meron kang gustong sabihin sa hurado ngayon, tungkol kay number one. Ay, ganun? Ano yun? Anong gusto mong sabihin? Bahala na po kayo. Seryoso talaga. Pero hindi ka ba nangangamba na yung tunog mo, yung boses mo, baka, ano to, hypothetical question ha, na yung tunog mo, yung genre mo o yung performance mo, hindi yun pang singing contest or pang tawag ng tanghalan? Hindi po ako nagdalawang isip, ano, Ate Vice, kasi hindi naman po pataasan sa contest nga po, di ba? Hindi naman yan pataasan or pababa, pataasan ng boses, kundi... Kung ano po talaga yung totoong voice mo, yun yung i-show mo. Mm. So, hindi ko po alam bakit ganito yung boses ko, pero ilalaban ko po yung boses ko. Baka naman may mga nasusubukang mabuhok. rambutan. Bata ka pa lang ba, ganyan na, pausi na yung boses mo, parang ganun? Or yung... No, simula po nung nagbanda po ako. Ah. Nung tumuntong po ako ng 12 years old yun, nagbago po bigla yung voice ko na... 12, nagbabanda na siya. Oo, baka kaya naging ganyan. Baka pagod na rin. Pagod. Oo, pero yung iba kasi, nangangarag yung voice, pero nagdadagdag ng character dun sa tunog. Oo. Nagdadagdag ng beauty, pero unhealthy. Diba? Kaya yung, diba yung doktor sinasabi na, pero nakaganda sa kanya yung boses niya, pero nakaganda sa tunog niya yung problema, pero alam mong hindi healthy. Nakakangarag dun sa ano. Correct. Pero tanongin natin ang ating ano, Hurado kung nagustuhan niya, kasi ako gusto ko naman yung performance. Alamin natin kay Hurado, J-A-Y-A, Mars Jaya. Sino kayo mananalo? Gusto ko sila pareho. Galing nga, pareho. Mm-hmm. Oo nga, pareho sila magaling. Sino nga kaya sa inyong dalawa ang tutuloy sa susunod na round? Ang panlaban kaya ng Carmona Cavite, Raven Umali. O ang pambato ng Puerto Princesa, Palawan, Shaira Cervantia. With an average score of 94%, ikaw ang nanalo sa Kanta Patay. Raven Umali, congratulations! Maraming salamat naman sa iyong pagsali, Shaira Cervantia. Mag-uwi ka pa rin ng 5,000 pesos. Oh. Si Jomar, parang niloloko tayo, no? Kita mo si Jomar, may pinilalaro pa siyang sinabi, ha? Tsaka may tinignan ko sa taas, kala ko ano yung nakikita niya. Para kayo ako kaaway yan si Jomar. Bakit? Para ang lakas niyo mga asar, no? Oo. Tsaka wala akong magagawa kasi di mo naiintindihan yung sinasabi niya sa'yo. Tsaka yung tingin niya iba, no? Iba kung makatingin, eh. Talagang may ganun pa siya, eh. Oh. Pero si ano din, ha? Si Lovely Ann, gusto ko yung ano, yung piyok, yung parang muriset sa dulo. Yung may ganun. Oo. Si Raven din naman, iba ang take niya sa KZ na ano. Iba. Isang linggong jowaan. Iba-iba yung style nila sa pagkante. True. Ang galing yung lahat. Yes. Mm-mm. Buti super na hindi sumali dyan. This is going to be hard. It's really going to be hard. I like these problems. And, oh no, shit. So, ay, sorry. Hindi pala. Okay. Hindi pala ano yan. Sorry. Jomar! Oh my God! Jomar, ang relax, Sir Louie, relax! Hindi kasi... We love you, Sir Louie! Tataranta si Sir Louie kasi... Ang galing nyo! Ang gagaling nyo! It's a good problem! Nadadama namin yung stress ni Sir Louie dahil sa hirap ng trabaho nila ngayon dahil ang gagaling lahat. Kung pwede nga itago nga lahat, Vice, pati kanina, gusto ko itago ko yung lahat. Ang gagaling nyo, I think... Basta, Jomar, ang galing mo. Galing. Sobra. Ang gagaling nyo. Yan lang masasabi ko. Good luck sa inyo lahat. We love you, Sir Louie. Ang galing nyo. Sobra. Si Sir Louie, kakulay na ng polo niya. O, diba?
Obvious to obvious na stress talaga siya in a good way. In a good way. Kaya naman may nasabi, we apologize, hindi mo sinasadya. Hindi mo sinasadya. Gusto lang na isang salita na yun ni Sir Louie. Pasensya na po kayo. Huwag niyo pulong putulan ng wifi si Sir Louie. Ang galing eh, sobra. Ang galing. I mean, normal lang tayo. Kunyari, may ba minsan napapamura or whatever sa sobrang galing. So, sorry. Namula si Sir Louie, parang ka-allergy bigla. Thank it's a good Sir problem, Louis. Sir Louie. Maraming salamat. Puno Murado, Mr. Louie Ocampo. At Urados, maaari na kayong, ito na pinakamahirap na gagawin nyo today, magbigay ng scores para sa kanilang tatlo. Alam mo, kahit silang tatlo, hindi rin masaya eh. Oh, eh, kasi alam nila ang gagaling na kalaban nila. Oh, sila sa isa't well, isa. Isa sa kanila may maalis eh. Diba? True. Kaya naman, ang job ng mga hurados ngayon ay extra special, kaya thank you po sa inyo dyan. Heto na ang resulta. Ang unang pasok sa ating top 2 ay nakakuha ng 95.7% ang taas. Kaya naman, oras na para mag-celebrate ang iyong mga kabaluwarte. Jomar Pasaron, congratulations! At makakasama ka pa rin namin sa weekly finals bukas. Dahil ikaw ang pumangalawa kay Jomar, ang score mo ay 94.7%. Ikaw ang top 2. Raven Umbali, congratulations! Jomar and Raven, nasa inyo ang spotlight. Congratulations sa inyong dalawa dahil makakatanggap kayo ng tig 10,000 pesos at babalik sa ating weekly finals. Maraming salamat pa rin sa iyong pagsali, Lovely and Restituto. Makakakuha ka pa rin naman ng 5,000 pesos. Kaya naman, Quiz Teddy, bumili ka na sa Twitter. Ah, Quiz Jugs! Sa Twitter ng ating madang online na nakahula ng isa sa ating top 2 ngayong araw. Thank you so much, Quiz Bong. Ang mananalo ng 5,000 pesos ay may tamang hula ng spotlight winner ay magmumula sa Twitter. At ito, pipili na tayo. Ito, tama ka. BC Chain 3230. Panalo ka. Congratulations. Panalo ka ng 5,000 pesos. Back to you guys. Gapo ni Jukes, no, walang makeup, no? Natural yun. Oo, gapo. Bukas pa magkakaalaman na kung sino ang matibay na matitira sa weekly finals. Abangan yan dito sa Tawag ng Tanghalan sa Showtime. Oras na para alamin ang revelasyon ng mga talentong ma-aksyon versus na sa balita. Bala ka dyan. Showtime! It's Showtime! Chapi-chapihan ha. Showtime!